Okay, isang mabilis na tutorial tayo ngayon. Nabasa ko to sa comment section. If ever nagagawa ako ng vacation drop sa 20 empleyado niya na every 6 months ay kailangan mayroong isang vacation within a year yon. Paano daw niya yung lalagyan ng formula automatically na ang date ay mag-a-adjust? So try natin to. So gagamitan natin ito ng AD function. Nakasetup na yung ating spreadsheet. Sa column A, yung ating mga empleyado. Sa column B, yung initial vacation date. At dito sa column C, dito natin ilalagay yung next vacation date nila. So para makuha natin yung kanilang next vacation date, gagamitan natin ang function na edate equals open parenthesis B2. So ito yon yung initial vacation date nila, nakalagay sa B2. That means na yun yung start date, then comma, then yung months, 6 months, close parenthesis. So yung formula na yan ang mag-a-add ng 6 months to the initial vacation date. Okay, enter natin. So November 1 yung kasunod na next vacation date ni employee 1. Excel will automatically adjust yung next vacation dates every 6 months base dun sa initial date you provided. You can copy this formula down for the rest of the employees. At yon, Excel automatically adjusts the cell reference for each employee. At bago ko nga pala makalimutan, just make sure to format the cells containing dates properly, usually as date format, for accurate calculation and display. So select lang natin yung range of cell, then right click, format cells. So dapat siya nakadate. Kasi kung hindi yan nakadate, iba ang lalabas dyan. So select natin kung anong format na gusto natin. Eto. Kung nagkamali ka doon sa initial vacation date, pwede mo siyang baguhin. Halimbawa, May 10. Then automatic din na mag-a-adjust yung next vacation date. So pwede mo rin baguhin yung 6 months. Kung gusto mo 5 months, papalitan mo lang yung 6. So yun. So napaka-useful nitong edate function na to. At marami kang pwedeng paggamitan. Hindi lamang for next vacation date. Pwede din for every 6 months nagbibigay ka ng bonus. Hindi ka na mahihirapan kung kailan yung kasunod na date. So yun, napakasimple lang. Follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel for more tutorials. See you!